Malugod naman tinanggap ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagpapawalan sala kay dating Senadora De Lima sa isa sa dalawang drug cases nito. Sabi ni Secretary Remulla, umiiral ang alituntunin ng batas at ang kalayaan ng hudikatura. Yan ang Headline Pilipinas ni Mike Navalio. Mike? Tony, nanaig ang rule of law. Ito ang reaksyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagpapawalang sala ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 kay dating Senadora Laila De Lima. Hindi pa man nakikita ni Remulla ang desisyon, sinabi niyang patunay umano ito na malaya ang hudikatura at gumagana ang ating demokrasya. Si Remulla bilang kalihim ng Department of Justice ang nangangasiwa sa National Prosecution Service kung saan kabilang ang mga prosecutor na nag-elite sa mga kaso ni De Lima. Tatlong kaso na conspiracy to commit illegal drug trading ang isinampa ng mga prosecutor laban kay De Lima sa panahon ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Dalawa rito, kabilang ang isa kanina, ay nabasura na habang naghihintay naman si De Lima ng pasya sa bail petition sa ikatlong kaso. Ayon kay Remulla, maaari lamang kwestiyonin ang acquittal ni De Lima sa kakaiba o exceptional na mga circumstances kung mapapatunayan na may pag-abuso sa diskresyon sa pagdawat ng hatol. Ipinauubaya naman ni Remulla sa korte ang pagpapasya sa piyansa ni De Lima. Ipinaliwanag din niya kung bakit itinuloy pa rin ang paglilitis sa mga kaso ni De Lima sa kabila ng mga panawagan sa DOJ na iurong na ito. Sabi ni Remulla, merong tinatawag na principle of institutional continuity at hindi nila basta-basta binabaliktad ang desisyon ng mga nauna sa kanila sa DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Ano yan eh? The rule of law has prevailed. And it just points out to us that the independence of the judiciary is a basic foundation of our democratic system. So it's good. It's good for us. Tony, aabangan natin ngayong hapon kapag nakapag-usap na si Secretary Remulla at ang kanyang mga prosecutor kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Department of Justice. Para sa Headline Pilipinas, Mike Navalio, ABS-CBN News. Maraming salamat, Mike Navalio.